Magandang araw mga ka-warrior. Ka-warrior dahil tinuturing ko ng isang warrior o mandirigma ang mga taong lumalaban sa sakit na kidney disease. Ako nga po pala si Tyrone King, SR, 41 years old. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang aking karanasan bilang isang bagong kidney transplant warrior. Inawa namin ang YouTube channel na ito upang maibahagi namin ang aking karanasan kung paano ako nakabail ng zero packaging sa St. Luke's Hospital at kung paanong diskarte ang ginawa namin upang mapababa ang gastusin dala ng sakit na ito. Bago ang lahat, maaari po bang mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at laki-click na rin ng notification bell at pakishare at like ng aking channel. Bago tayo magsimula, isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus na siyang lumika sa ating lahat. Simulan na po natin. Unang aking donor ay asawa ng aking second cousin. Ang workshop namin ay ginawa sa NKTI o National Kidney and Transplant Institute. GL o guarantee letter ang gamit namin sa halos lahat ng workups namin. Maniban na lang sa mga laboratories or procedure na wala sa NKTI, kailangan magbayad ng cash. Kung tatanungin ninyo kung ano ang GL, ito ay binibigay ng mga senador, congressman at party list na medical assistance na maaring magamit sa mga pampublikong ospital gaya ng NKTI at iba pang pampublikong ospital. Kung paano kami nakakakuha ng GL ay sa pamamagitan ng pag-send ng mga email sa mga senador, party list, mga congressman. Pagkatapos nito, magre-reply sila para naman isend mo ang requirements gaya ng medical certificate, medical abstract, quotation from the hospital, laboratory request, reseta ng gamot at barangay indigency pati ang social case study. Sa susunod nating topic, tatalakayin natin sa mga susunod pang videos ang pagkuha ng GL at kung paano makakuha ng GL sa mga nasabing politiko. Sabi nga, grab the opportunity habang pandemic. Walang pila-pila, kaya kahit papano, mas madali humingi ng GL nitong pandemic kaysa nung walang pandemic, halos madaling araw pa lang nakapila na kami. So, to cut the story short, nakalikom kami ng dalawang GL para sa akin at sa aking donor. Ang aking doktor sa St. Luke's ay si Dr. Lourdes Chua Garcia sa E. Rodriguez. Napakabait na doktor at tulog ng langit sa amin. Simula nung nagkasakit ako noong 2005, siya na ang naging nephrologist ko hanggang ngayon, hanggang matapos ang aking transplant. So ayun na nga, pumasa si donor sa basic laboratories, CBC, ultrasound, urinalysis, IPBS, etc. Nirefer kami ng aming doktor, si Dr. Lourdes Chua Garcia, sa transplant coordinator ng St. Luke's. At ang na-assign sa amin ay si Ma'am Jean, ng KT coordinator. From there, nagsimula na kaming mag-workups sa NKTI gamit pa rin ang GL. Sa ganitong panahon, ay meron ng gastusin para sa mga reading ng doktors sa ibang laboratories. At kung lalabas kami ng NKTI, nagpapagawa kami ng mga test na wala sa kanila. Siyempre, kas din ang bayad dahil wala namang ibang governments na kidney kundi NKTI lang. Maging nang pumasok na kami sa tinatawag na second phase, which is the clearance gaya ng dental clearance, pulmo at cardio. Lahat ito ay basic na magmula sa check-up, laboratories at iba pang drug test. Nang matapos na ang lahat ng work-up namin, nagsabi kami sa coordinator namin na kung maaari ay mag-apply kami sa social service ng St. Luke's. Sila na ang nagkipag-coordinate sa social service. Nakareceive kami ng tawag mula sa social service para sa pagpasa ng mga requirements at sa interview ng SS. Ganun kabait ang social service ng St. Luke's, sila pa mismong tatawag sa iyo. Matapos kaming mag-schedule ay nagpunta na kami sa St. Luke's. Sa likod dito matatagpuan. Una, dumaan kami muna sa triage, kuha ng BP, pati si donor ay kasabay namin in-applyan ng SS card. From there, tagaan talaga dahil sarami nang nagpupunta sa OPD section at St. Luke's. Mula umaga hanggang 4 p.m. ang check-up dito. After kami ma-interview ni donor, binigyan kami ng list ng mga requirements para sa social service at ng schedule para sa orientation. Makikita po ang mga list ng requirements sa description. Kapag natapos muna ang makapasa sa lahat ng requirements, through email pa din bibigyan kanila ng temporary ID card, which is papilang ito, parang ganito lang siya kalaki galing sa SS, na maaari mo nang magamit sa laboratories or x-ray. May discount na siya sa pagkakatanda ko kapag naka-attend ka na ng orientation.
Dito ipapaliwanag ang kahalagahan ng SS card or SSID card. Once matapos mo ang online orientation, sasabihan ka nila kung kailan pwedeng kumuha ng permanent ID card. Dito mo makikita kung anong classification mo as SS patient from A to D. Isa sa requirements nila ang X-ray. Sa pagkakalam ko, bawal ang may TB o may sakit sa baga. On the other side, habang nag-a-apply ka sa SS, ang coordinator namin ay ina-apply na kami sa PILL for my C package. Ang hinihingi lang sa amin ang Certificate of Contribution. Pero di na rin yung napasa kasi sabi ng PhilHealth, sabihan na lang daw ang St. Luke's PhilHealth na bigyan na lang ako ng PBEF, which is a coordinator na rin ang nag-asikaso. So to cut the story short, sila po ang nag-asikaso ng C package ko. Nalaman ko na lang na pasado na pala ako. Then kapag nakapasa ka na sa SS at may hawak ka ng SSID, kasi bibigyan ka nila ng ID card, schedule ka nila ng check-up sa OPD, nepro, IM, surgery, cardio at pulmo. At kung pasado ka sa kanila, saka mo malalaman ang schedule for family orientation. Dito kasama ng mag-planning ang mga doctors na magiging team mo for Katie at ang family mo. Then, dito mo na malalaman ang schedule mo for Katie. Again, another clearance para sa CP, which is cardio and pulmo, anesthesia, IM and surgery. Ang mga clearance na ito ay magre-require ulit ng mga laboratories. Depende kung saan ka meron nilang makikitang mali sa lab mo. For example, sa akin, deranged ang PTT ko. Then bumagsak pang hemoglobin ko, kaya kailangan mo pa ng clearance sa HEMA. Siya nga pala, habang nag-aasikaso ako ng KT ko, at the same time, nagda-dialysis pa rin ako sa NKTI. Dito, ang kagandahan, since SS card holder ka na, lahat ng gagawin mong lab test or any test for the clearance ay kahati mo ng SS sa gastusin ng mga doktor na magbibigay ng request na gagawin sa iyong lab. Ay mag-iiwan ng request sa SS window, doon mo kukunin dala ng SS card mo. Ibig sabihin, may discount ka na gamit ang SS card mo. May bayad nga pala ang ID card for both donors and recipients. Ang mga clearance na ito ay magre-require uli ng mga laboratories. Depende kung paano kanila makita ang lab. Sabi ko kanina, deranged yung PTT ko. Kaya kailangan ko kong kumuha ng clearance sa HEMA. Mas maigi nga pala kung meron kang PWD card. Malaking bagay din to, dagdag discount. So kapag nasa SS ka na OPD, dito may mga gastusin na. Kasi hindi na maaari ang laboratory sa labas ng St. Luke's. Okay lang kasi may discounts na galing sa SS at PW card ko. Before nga pala kami nakaparating sa day ng kitiko, ko, natanong na ni Mrs. ko meron ba kaming kailangan na i-prepare na halaga sakali lang, kagaya ng ibang ospital na may show money. At nilinaw sa amin sa SS ay kung sakaling na emergency case at sumobra kami ng allowable billing ng Z package, which is 600,000 at SS, na sabi nila 350K ang share ng SS, mag-ready lang kami ng cash. Ngunit habang nilalakad nyo mo yung workup nyo, bawat kilos mo naman ay may gasto syempre. Kailangan mong mamasahe o magbayad ng ibang laboratories. Bago ko makalimutan, required pala na bawat makikita ay meron dalawang private nurse for morning and evening. From the day ng operation, sagot nyo na ang swab ng dalawang PDN o private duty nurse. Sa morning, 2,900 ang bayad sa isa. At sa evening, 3,100 naman ang bayad sa isang nurse. So, bali dalawa. Sa case ko, tumagal ng 4 days ang dalawang nurse for monitor. Kasi, malaki ang tulong nila since bagong KT ka nga. Siyempre, hindi ka makagalaw. Papaliguan ka nila, iwawash lahat ng itatapon nila yung catheter, yung iisa catheter mo, pati magdi-drain ng granada sa gilid mo. So, kayo na po ang magkwenta kung magkano binayad namin sa 4 na araw na bayad sa PDN o private duty nurse. Finally, day of admission, nagpagawa pa si Doc ng laboratories as outpatient before kami ma-admit para daw di na masabay sa package ko. Kagaya ng cross-matching at iba pang laboratory dun mismo sa St. Luke's during admission. So, ayun na, na-KT na ako na meron pa din namang gastos kahit papano. Pero pagdating sa billing ko as a KT patient at sa operation, maging sa mga doktor, masasabi ko talagang
wala kaming binayaran o zero billing. Maging ang first month follow-up laboratories ko, pati ang donor, ay nakasabay na rin sa billing ko. Bukod na lang sa may nais pang idagdag ng doktor sa laboratory test mo. Siya nga pala maidagdag ko, haba sa SS po o kailangan magsabi kayo ng totoo. Lahat po ng requirements na papers o mga documents, kailangan po totoo yung sabihin nyo kasi magiging basis yun ng kung makakapasa kayo sa SS o hindi. Sa ethics naman po, lahat po nang sasabihin nyo totoo. Dahil nagbabackground investigation po ang St. Luke's kung totoo ang mga pinagsasabihin mo pati ang donor nyo. Sabihin nyo lang po ang totoo, wala naman pong masama magtanong. Magtanong po kayo sa St. Luke's at sa kidney transplant coordinator dahil mababait po ang kidney transplant coordinator ng St. Luke's, pati mga nurse, doctors, SS personnel, OPD. Halos lahat po sila, mababait sila po mismo ang tatawag sa inyo. Bibigyan ka nilang schedule. At kung maaari, mas komportable sa kanila ang teleconference kasi prone nga sa COVID yung mga patient ng renal failure. Magtanong po kayo sa SS nyo, sa OPD o sa CT coordinator kung may tanong kayo. So, hanggang dito na lang po tayo. Kung may tanong po kayo sa akin, pwede nyo pong pakicomment sa baba ng comment section at sasagutin ko po yun sa abot ng aking makakaya. Ang susunod nating topic ay tatalakayin natin ang journey ko pang paano ako nagkaroon ng kidney disease at kung paano kumuha ng guarantee letter. Maraming salamat mga ka-warrior, kabato. Sana suportahan nyo ang YouTube channel ko para makatulong din ako sa inyo kung paano ako nakiti sa St. Luke's na zero billing. Maraming salamat po.